What is up, Kaututang Dila? So, narinig nyo na nga siguro yung bagong balita, the good news. At kung hindi pa, watch this video and let's talk about Marina Advisory 2021 or 2021-49. Let's go! Let's talk about... So yun nga mga kaututang dila, no? Marina Advisory 2021-49. So yun, Marina Advisory 2021-49. Ito ay napaka good news. This is a very good news para sa ating mga marino. And kumuha ako ng attestation letter na isa sa mga requirements ng Marina para ma-avail natin yung, o para hindi na tayo mag-refresher course. So, please, panoorin nyo tong video na to. Parang awa nyo na. So, panoorin nyo tong video na to. And let's talk about the Marina Advisory 2021-49. Let's go. So, yun nga, ano, this advisory was released on 26 August this year, 2021. And pinagkaguluhan to ng maraming mga sima na kabaro natin kasi nga napaka good news. And syempre kapag pinagkaguluhan, you know, maraming natuwa at pasintabi na sa tatamaan, marami ding mga nagrereklamo. Hindi ko alam kung bakit, pero marami pa rin. Pero syempre huwag na sana tayong magreklamo. Gaya nga ng sabi ni Kuya Sid, ang sabi niya, for those nagsasabi na bakit ngayon lang at tapos na kayo, Marina is working hard to ease our pain sa maling sistema. At least we have those who are about to renew. At huwag na tayong maging selfish. Let's appreciate and thank Marina for a very good job. Madami na silang nagawang improvement at tama. Sana nakikita nyo. So sana nga nakikita nyo. Huwag na tayong magreklamo and supportahan na lang natin ang Marina. Permanent naman to. Gaya ang sinabi ni Vice Admiral Marina Admin Sir Roberto M. Pedrad. Permanent na nga daw itong permanent po ang advisory na ito. Kaya lahat tayo mga marino ay makikinabang talaga sa advisory na ito. Kasi hindi naman lifetime yung COP natin. Magre-renew pa rin tayo after 5 years. So, kung hindi mo man magamit ngayon, after 5 years, pag nag-expire na yung COP mo, for sure, gagamitin mo din itong advisory na to. Kaya, let's be thankful na lang. So, hindi ko nababasahin tong advisory na to. Ibobroad ko na lang. Pero kung gusto mo pa rin basahin, iiwan ko yung link ng advisory na to sa description kung gusto mong basahin. Ililive ko rin yung Tagalog version. Gumawa yung Marina ng Tagalog version ng advisory para mas maintindihan ng lahat ng marinong Pilipino. So, let's start. Let's go. So this advisory is additional guidelines on revalidation of COP ng BT, SCRB, FRB, tsaka AFF. Kasi yung mga training daw na to, eh nagagawa na nga sa barko. And minsan, mas advanced pa yung mga training na to sa barko. Tsaka yung kung ano talagang nangyayari sa barko, yun talaga yung tinitraining natin. And it is more accurate training than on training centers. Hindi naman ako against sa training center, pero minsan mas accurate pa yung mga training na ginagawa natin, mga drills sa barko. Sinabi rin ni Vice Admiral Marina Admin Sir Roberto M. Pedrad na yung mga hindi na kailangan, tanggalin na natin, which is ito nga, yung refresher ng BT, SCRB, AFF, at saka FRB. So, tinanggal na nila to, and yung mga matitira na refresher is i-develop pa nila para mas ma-master natin yung mga training para na magagamit natin. So, baka in near future, marami nang matatanggal na refresher training course na hindi na natin kailangan kasi nga nagagawa na nga natin sa barko. Oh! Sana nga mangyari to para mas makatipid tayo mga marino. Biruin mo, yung training, libu-libong pera yung nagagastos natin sa training, sa refresher pa lang, ano pa yung sa boarding house mo, pamasahe mo, pangkain mo. So,
napakalaking tipid talaga to sa Marino kapag matuloy yung iba pang mga refresher course na tanggalin and i-improve na lang yung iba para yun nga, mas more time na rin sa pamilya natin. Kaya maraming salamat talaga sa advisory na to kay Sir Impedrad at Sir Medina. Thank you very much. So ano nga ba yung requirements ng advisory na to? First requirements is sea service of not less than 12 months. So this is within 5 years. Kahit paputol-putol mo tong gawin, let's say 4 months, 4 months this contract, next contract 4 months, and then next contract 4 months, that's this 12 months na. So that is already 1 year. Na bubunay mo lang siguro mga 3 years na sakay, balik sakay, bakasyon sakay. So mga ganun lang ang kailangan mong gawin. So napakadali lang i-require ng first requirement ng Marina na 12 months lang. So pero kung matibay ka talaga na yung kontrata mo 12 months na isang bagsakan, saludo ako sa iyo. So second requirement, ang second requirement is attestation letter or any document from the ship's captain, ship's owner, mining agency that said onboard training and other practical trainings were undertaken by the said seafarers. So paano nga ba to? As per Marina, there are no specific format of this attestation letter. So wala pa silang nire-release na specific format. So siguro yung mga mining agency nyo, meron silang specific format ng attestation letter na pwedeng ipadala sa Marina, pwede nyong gamitin yon. And meron din akong ginawang attestation letter na pinagbilaan ko ng oras. So hindi ko sigurado kung pwede dito, pero I tried my best na magawa tong attestation letter na baka sakaling magamit natin sa Marina. Comment down your name tsaka yung email para isend ko sa inyo personally itong attestation na ginawa ko na pwede nyo magamit. So, yon. So, disclaimer lang bago nyo kunin yung attestation o gamitin tong attestation na to. Hindi po ito ang official attestation letter ng Marina kasi nga wala pa silang specific format ng attestation letter. So, and kung meron yung mining agency nyo, yun na lang din po yung gamitin nyo para sure. Bakit nga ba kailangan ng attestation letter? Yung attestation letter kasi is to prove na nami-meet natin yung mga required training for the specific COPs ng BT, SRB, SCRB, AAFF, tsaka FRB. Which is, syempre, marami na nang magsasabi na, syempre, ginagawa naman talaga yan sa barko. Normal lang ginagawa yan. Every month, every 3 months, every week. So, yeah, I know. Pero sana, huwag na lang tayo magreklamo. Kasi ito lang naman yung na-require ng Marina para sa atin. Dalawang specific requirements lang ang hinihingi ng Marina. Tsaka, libre naman yung attestation letter, pupunta lang kayo sa mining agency nyo, hihingi lang kayo ng attestation letter, sign, stamp, date, and finish story, di ba? Or, comment down there your name below para mabigyan ko din kayo ng attestation letter, subukan yung gamitin kung papayag yung office nyo, why not, di ba? Libre lang, libre. And yung 12 months na requirements nila is napakadali lang, si service mo, finish story, di ba? So please stop complaining and let's help na lang the Marina to improve more and to give us more maginhawang buhay para mabigyan pa tayo ng mas maginhawang buhay. Stop complaining na lang tayo. Let's just help each other, di ba? So yun nga, at kung iniisip mo na hindi na lang magbigay ng attestation letter is up to you. Pero sabi ni Sir Impedrad, ni Vice Admiral Marina Admin Sir Impedrad, na yung mga seafarers na di makapagpakita ng evidence ng they require the competence or they demonstrate the competence, eh mag-training sila. So kung wala kang attestation letter, refresher training, libo-libong
pera ang gagastusin mo, oras, pamasahe, syempre, sino bang may gusto nun, di ba? So, let's just follow the requirements. Hindi naman to mga kasama sa atin, napakadali lang naman tong i-meet ng mga requirements. So, ano pa ba? Ano pa ba? Wala na? So, puputulin ko na dito ang vlog na to o ang video na to. Dahil wala na lang tayong pag-uusapan, okay na lahat. Sana tulungan na lang tayo mga Marino, magbigayan, sharing is caring, yeah. So yun, comment down below your name and your email para ma-send ko sa inyo personally yung attestation letter na ginawa ko. Pinaglaanan ko ng oras para sa inyo. That is all about the Marina Advisory 2021-49. Sana naintindihan nyo, sana nakatulong to na kahit papaano sa inyo na maintindihan, na mas maintindihan pa yung Manila Advisory. So, meron ding live about sa Manila Advisory na to, sila Vice Admiral Medina and Vice Admiral Empedrad. Nanong sila nila Captain Edgardo Flores at saka ni Doc Glenn Mark Blasquez, tsaka ni DJ Surdo at marami pang iba. So I will leave the link on the description. I highly suggest na panoorin niyo to kasi mas marami akong mas naintindihan ko pa yung advisory na to nung pinanood ko yung live stream nila DJ Surdo. Yon DJ Surdo na hinost ni DJ Surdo. So yon, I will leave the link down below ng live link ng advisory and that's it. See you guys. I hope may natulungan na naman ako. I hope may natutunan kayo sa mumunting na vlog na to. At hanggang dito na lang. Comment down below your name. See you guys. Don't forget to share and like and hit that subscribe button tsaka yung bell button. Bye!